Dahil sa request ng mga kaibigan natin na i-feature ko ang aking DIY na remote control sliding gate na ito, kaya ito ngayon ang pag-uusapan natin. At papakita ko rin sa inyo ang mga components o hardware nito at kung anong part ng gate ang personal ko na ginawa at kung magkano ba ang inabot sa pagpagawa nito. At ipakita ko rin sa inyo kung ano ba ang feature ng sliding motor. By the way, July 2019 nang maging operational ito. So, almost 3 years na at still working pa rin at wala pang naging problema. At ipakita ko rin sa inyo kung anong brand at kung saan ko nabili ang mga hardware nito at kung magkano ba ang masave ko or nasave ko kung ipinagawa ko ito sa isang gate installation company. Kaya, let's go! Pasok ulit tayo. Yun lang. Naiwan ko yung susi. Sandali. Okay, ang mga hardware na kailangan sa sliding gate, first itong sliding gate opener, itong gear racks, tracks or rail, groove roller or gulong, guide bracket with nylon roller, at gate catcher. Lahat ito ay pwede mong mabili. But of course, dahil mahilig ako mag-DIY, kaya yung ibang hardware nito, ako mismo ang gumawa. Tulad ng gulong, guide bracket, at gate catcher. By the way, kung gusto nyo ng DIY o hiling nyo ang mga ganitong kasing DIY videos, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag rin kalimutang i-turn on ang notification bell para ma-notify kayo kung may bagong DIY videos na akong i-upload. Okay, so bali ako ang nagtano lahat nitong gate. Pero itong gate ay pinagawa ko sa asawa ng pinsan ko. Ina-assist ko na lang. Pero before ako nag-decide na kami ang gagawa, nagpa-quote muna ako sa isang installation company para may comparison lang kung worth it ba talaga na ako na lang ang gumawa at magpatulong na lang ako sa pag-welding ng gate. And it turns out na nasa almost around 50% yung masave ko, kaya kumuha lang ako ng mga tulong para sa paggawa nito. Itong gate, hindi kasama yung remote control hardware or accessories, ang total na gastos nito ay nasa 30,000 pesos kasama na delivery ng materials at labor sa nag-welding. At dahil asawa ng pinsan ko lang ang pina-welding ko nito, kaya nakatipid din ako sa labor. And that was middle of 2019 nang ginawa namin to, at ang presyo noon ng 3/4 na stainless square tube na ito noon ay nasa 706 pesos pa. At itong frame na 2x3 inches, stainless pa rin ito, T304, pang outdoor talaga kasi may stainless na T306 which is pang indoor lang. Pero mas mura yun. So, ito ay nasa 3,631 pesos. 6 meters po ang haba at 1.5 mm ang kapal nito. At itong square tube ay 1.2 mm ang kapal. So, ngayon kung gagawa kayo ng ganitong design na gate katulad sa akin, nasa around 30,000 na estimate na magagastos nyo sa materials pa lang yun. Hindi pa kasama dyan ang labor at ang mga hardware para sa remote control. By the way, kung may existing gate na kayo at gusto nyo ring i-remote control, hindi nyo na kailangan magpagawa ng bago. Ang gagawin na lang ay lalagyan na lang ng mga hardware yon, like motor at gear racks for automatic o remote control opening. Kahit yung swing gate, pwede rin gawing remote control yon. Ibang hardware lang ang kailangan nyo kapag swing gate. So first, itong gulong or groove roller, ako lang ang gumawa. Pero ginawa ko sa barko kasi may mga equipment kami doon. It's made of solid brass at may dalawang bearings. During free time, ito yung ginagawa ko sa barko. Gumawa ako ng 4 na piraso, akala ko noon mas maganda na maraming gulong. It turns out na mas okay pala na 2 lang kasi mas less ang resistance lalo na kung may kunting misalignment itong rail or track.
Itong shaft naman ng gulong ay sa barko ko pa rin ginawa gamit ang mga scrap na metal or mga lumang part ng barko. So itong gulong, pwede naman kayong mag-order sa Lazada or Shopee. Mamaya ipa-flash ko kung magkano ang mga presyo nito bawat hardware. Ito namang railings or track, itong nakikita nyo ay stainless steel na 1x1 na angle bar. Pero nakapatong ito sa 3x3 inches na ordinary steel lang na angle bar. Para mas maintindihan ninyo, ganito ang setup ng rail track ko sa ilalim. By the way, idea ko lang ito at wala akong reference. So, naghukay ako sa lupa kung saan ilalatag or ipupwisto ang rail track. Then, nagbaon ako ng mga deform bars for reinforcement ng 3x3 na angle bar. Then, saka ko nilagyan ng simento at saka pinatong ang 3x3 na angle bar. At winilding ko ito sa mga reinforcement bar para hindi gagalaw. After ma-welding, pinatong ko naman ang stainless steel na 1x1 angle bar. At winilding ko din ito sa 3x3 na angle bar. So, after ma-welding at ma-double check ang alignment, saka siniminto ang flooring. At yung stainless steel angle bar lang ang naka-expose. Mas maganda kasi na stainless steel ang dadaanan ng gulong kasi mas madaling masira ang corner ng ordinary steel dahil madali itong kalawangin. By the way, ang roller at rail track ay dapat match ang dalawa dahil meron ding U-type na gulong. Itong sa akin ay V-type. At itong guide bracket with nylon ay gawa ko lang din yan sa barko. Pero mayroon pa rin kayong mabibili nito online. Pati itong gate catcher ay gawa na lang din yan. Pero ganun din, pwede ka rin mag-order online ito. Now, dito tayo sa gear rack. Ito binili ko online. Kung meron na kayong gate, ito na lang yung ilalagay nyo sa gate para doon sa motor. Naka-bolt lang ito at itong 3D rod ang naka-weld dito sa gate mismo. Okay, so dito tayo sa sliding gate motor. Ang brand nito ay Altec model SL2405. Pang 500 kg na motor ito. 24 volts DC. Shoutout pala sa mga taga Altec Enterprise dyan na pinagbilhan ko nito sa Lazada kasi noong binili ko ito, mali yung model na naipadala nila. I mean yung PCB card sa loob ng motor, iba doon sa order ko. At basag din yung casing. So nag-message ako sa kanila at pinalitan naman nila yung basag. Pinadala ko rin yung maling part sa kanila at pinalitan din nila. Kinabahan ako noon kasi ito yung pinakamahal na na-order ko online. Pero okay naman at hindi sila mahirap i-kunta. Kaya shout out sa inyo, Altec Enterprise. By the way, kung in case brownout, pwede pa rin ma-operate remotely ang gate. Yan kung may backup battery na na-install. Pero kung walang battery, pwede rin naman gamitan ng bypass key para ma-operate ang gate manually. At of course, dahil 24 volts ito, pwede rin na i-solar powered. Sa wiring installation naman ng motor, kahit dito ka na mag-refer sa installation manual na kasama ng motor. Ito po yun. Yung first page ay warranty card. Meron din kasi silang 1-year warranty. So, mababasa muna dito ang installation diagram ng mga electrical parts. Like halimbawa, saan mo i-connect ang wire ng motor o kaya ng battery or kung paano ang connection kung gusto mong i-power ng solar. Tsaka yung mga set point, makikita mo rin dito. At kung meron kang hindi maintindihan, pwede ka rin namang mag-chat sa supplier. Sumasagot din naman sila sa akin noong may concern ako. So, nasa sa inyo na kung anong gusto nyong setup at kung anong mga accessories ang ilalagay nyo. Maraming option, depende sa inyong pangangailangan. Pwede nyo rin kabitan ng sensor para ma-operate niyo ang gate gamit ang smartphone. Sa akin, hindi ko na po nilagyan ng battery kaya kung brownout, ginagamitan ko na lang ng bypass key para ma-open manually. In case pala kung may obstruction or may naipit during operation, automatic humihinto ang gate at nagbubukas ulit. Sa setting ng stop position sa opening at closing, itong magnet ang nagbibigay ng signal. Kaya before ito i-final fix, sineset pa po ito sa tamang posisyon.
May sensor ang motor, kaya kung tumapat na sa tamang posisyon ang magnet, hihinto na rin sa pag-ikot ang motor. Ito sa akin, lagyan ko pa ng additional na cover after ma-install at ma-check na nasa tama na ang posisyon. Ang cover ay para to ensure na hindi magalaw ang setting ng magnet. Ang sliding motor na katulad sa akin as per today sa paggawa ko ng video ay nasa 18,000 plus kasama ang shipping. Pero meron din namang mas murang brand compare nito. Search nyo lang sa Lazada or Shopee. Then sa hardware, nasa 8,000 kasama din shipping. At ang gear rack by 1 meter ang bintahan at nasa 1,235 per meter. Hindi pa kasama ang shipping. Itong gate ko ay 4 na gear racks ang nagamit ko dito. Okay, so dito hindi nyo na rin kailangan ng lock para sa gate kasi hindi ma-slide ang gate hanggat hindi mo ginamitan ng remote or maliban na lang kung ilalagay mo ito sa manual mode. At during opening or closing pala, kapag malapit na itong sumara or magbukas, usually sa kalagitnaan, bumabagal din ng kunti ang takbo nito. Soft start at soft stop siya, parang ganun. By the way, shout out pala kay Marcelino Baldomero Jr. from Iloilo at kay Pahak for You from Matalom Leyte at sa lahat ng mga sumusuporta sa akin channel, salamat po sa inyo. God bless and be safe. Ngayon, tuloy ko lang yung practice kasi may tournament mamaya, baka swertihin. At kung nagustuhan nyo yung video, pakibigyan nyo naman ako ng like dyan at kung bago ka pa sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Mukhang talo lang naman to.